Pag-uusapan natin ay paano ba ayan po mag-remove ng violation sa inyo pong Facebook page ano or yung mga copyright ayun copyright claim ayun po paano po tanggalin yung violation na yan ano. So pasensya na guys, bigla akong nagkamali na sasabihin. Anyway guys, punta tayo sa ating Facebook page. Of course, Facebook account natin, open natin. Go to Facebook page and of course punta kayo sa setting ano. So dito guys, i-scroll niyo lang po, punta kayo dun sa more. Kung wala guys, hanapin niyo lang po yung inyong setting. Ayan po, pindutin niyo yung setting niyo and of course punta kayo guys dito sa setting ng inyong pong Facebook page. Pindutin niyo yan and punta kayo guys dito sa page support inbox. Ano, dito niyo guys makikita yung inyong mga violation ng inyong pong Facebook page. Ano? So makikita mo dito, meron po ako your request. Nandito rin po yung pag-change ko ng name. Na-approve po tayo. May tutorial tayo dyan. And of course, your video product. Ito po yung may mga violation ninyo. Ano? Ito po, close na, okay na. And of course, ayusin natin tong isa. Ano? So pindutin natin yan. Ayan, pag pindot mo, makikita nyo guys dito, see details, pindutin natin see details. Ayan po, continue natin guys. Ano? So, basahin yung mabuti guys, there are changes to your video because it may contain music owned by someone else. So, may copyright claim ako via music. Ano? Pindutin natin yung continue. And of course guys, mababasa it most. Location copyright is legal right that protects original work. Guys, basahin yung mabuti ha. Ayan po, and of course guys, you have to read the terms and condition. Ayan po. So, pindutin natin yung continue. And of course, ayan, it's possible to infringe someone else copyright when you post their content on Facebook even if you, ayun guys, basahin niyo ito, ano, bought or downloaded the content, ayun, so from iTunes, ayun, so kahit sa iTunes galing siya, ay hindi pa rin ninyo pwedeng gamitin, and recorded the content onto your own recording device like nitong ginagawa ko, naka-screen recording ako, bawal din, give credit to the copyright owners kahit po ilagay pa ninyo sa description yung kanilang link or sabihin ninyo na, or sabihin niyo na this is not blah 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 or something, so it doesn't work po ano, so didn't intend to profit from it, kahit palagyan niyo ng kahit ano, modify the work and added your own original material to it, kahit po lagyan niyo yung video niyo ng ibang content at gumamit pa rin kayo ng music, ganun pa rin po makaka-copyright pa rin po kayo ano. So found the content available on internet or saw someone else post it as well, ayan po, and believe this content is considered fair use, ano, so, ayan po, basahin yung mabuti guys, ano, yung fair use guys, basahin din ninyo para malaman ninyo kung ano ba yung dapat ninyong ilaban sa fair use, ano, so, pindutin natin yung continue, ayan guys, what would you like to do, ayan guys, ano, tinatanong nila tayo kung ano ba dapat, ang dapat natin gawin, so, meron po tayo tatlo pamimilian po, these are the available action you can take regarding the changes to your video, na kung saan ay pwede natin gawin para po mawala yung copyright. Ano, sabi niya dito, accept changes, you acknowledge these changes and the action will remain applied to your video. Ano, so pindutin natin yun if that's you want. Ayan po, so ta-accept nyo lang and submit dispute guys, napakahirap mag-dispute ano? So sa pag-dispute guys, kailangan malaki yung chances ninyo or naniniwala kayo na sa inyo talaga yung video, ano, nagkamali lang po sila, parang ganun, ano, you believe your own, you own the rights to these contents or have permission to use it and want to provide additional details, ano, of course guys, yung sinasabi niya dito, permission to use it or you have permission, for example guys, like nung Epidemic Sound, pwede kayo dong bumili ng mga music na pwede nyo gamitin sa inyong Facebook page or sa inyo pong YouTube account. Ano, kasi nagpipurchase po kayo doon or nagbe-member kayo. Ia-allow kayo ni Epidemic Sound na gamitin po yung kanila pong music na sa inyo pong mga video kasi nga nagpurchase kayo sa kanila. Ano, yun po pwede yun. But kung hindi naman, wala kayong magagawa. Ayan, remove video. Ano, for me guys, ang gagawin ko ngayon ay magre-remove ako ng video. Ano, so kasi i-monetize po natin yung ating pong Facebook page. So pindutin natin yung remove video and continue tayo. And delete video. The video will be removed from Facebook including anywhere it was shared. Ayan po. So sa lahat ng area na nakashared siya sa mga friend ninyo, kung shinare siya ng friend ninyo, or shinare ninyo sa YouTube, or kahit saan, ano, mawawala din po siya, ano, kahit sa mga group chat, mawawala po siya. So pindutin natin yung delete video and of course ayan, hintayin lang po natin. And ayan, your video was removed. This issue is resolved. Ayan, makikita nyo guys, ano, nawala na po yung violation. I think guys, the best way to resolve your problem is to delete the video if the video is nakaka-violate po ng community guidelines ni Facebook. Ano, mas maganda guys na mas malinis yung inyong page kesa naman sa nire-release ninyo yung chances na ma-monetize po yung inyong pong Facebook page. Ano, so that's our tutorial guys here around. God bless you. Bye-bye.